video, nandito nga pala tayo sa aking boutique. Dito lang yan sa Poblacion 38. Ayan. Dumayo na kayo mga mi. At syempre kasama ko nga pala ito si Marites. Ayan ang aking store mga mi. Nagbabantay nga pala ako at ito lang ang aking kasama. Yan po sayan ng neighbors. Pero mas pinipili ako, Cherries. Lagi ko na nga pala yung kasama dito. Kaya okay lang yan. Tingnan mo naman, bago na naman yung color niya. Pagka uwi ko nga na ito, dumiretso na nga rin ako dito kala Bailey, kala mama. At tingnan mo naman, Diyos me, tinuturoan na yatang magbasta ni husband si Bailey. Huwag kayong mag-alala me, dahil yung si Bailey naliguyan, mukha lang hindi nakshuta. Hindi ko na nga siya naibibili ng mga pamuyod kasi naman kinukot-lukot niya lang sa ulo niya. O di babe, nakatitig siya sa akin na ganayian. Dito nga muna namin siya hinahabilin kay mama lang niya. Hindi pa kasi namin siya pwedeng i-direct sa mga tuta dahil baka mamaya tangayin niya, nakshuta. Odi, babe. Medyo mataba na nga dito si Bailey at syempre, kaya yan mataba eh, nagbabantay ng iniihaw yan. Bukod dyan, eh, pinapapak niya din yung tanglad ng tita Isli niya, odi, babe. Sabi ni Grizzly, kaya daw pala, napuputol-putol yung tanglad niya at ang akala nga niya ay yung pusa ang nagpuputol-putol. Hindi niya alam, si Bailey lang yun, aksyuta. Biruin mo mga may tagal daw dyan pinapatubo eh, isang dahon pa lang daw ang nakikita niyang mahaba. Eh ngayon, alam na kung sino ang salarin, di ba? Kaya daw pala pag magtitinola siya, eh wala siyang mailagay na dahon kasi naman inuunahan siya ni Bailey. Tingat na videohan ko dyan si Bailey, kung hindi walang ebidensya, kawawa na naman yung pusa. At syempre yan na naman si Bailey nagtatantrum dahil katagal daw maluto nung tulingan, nakshuta. At syempre nandito mga tayo sa exciting part, o diba? Galit na nga dyan si Isli at tinatanong kung sino ang may gawa nun at mukhang hindi naman naamin si Bailey. Pero yung halaman na mismo ang nagawa ng paraan para ituro siya, o di ba? Itinuturo siyang pilit ng halaman pero wala siyang magawa dyan. Kawawa naman yung halaman, pausbong pa lang pinuputol na ni Bailey, nakshuta. Huwag kang mag-alala anak, baka bukas makalaway, ikaw na ilagay sa paso ng tita Islim mo. Minsan nga lang yan makabuhay ng halaman, ningin at ngat mo pa. Naalala ko nga dati, nagtanim si Grizzly nung pinutol na usbong ng carrots, nakshuta. Kala ko kasi basura lang, ay pinapatubo daw pala niya yun ng 1 week. Sukat ko ba namang itapon? Nakala ko kasi basura, tas nalagay lang dun sa may halaman. Pinapatubo pala niya, o eh ngayon nakapagpatubo naman siya ng tanglad, si Bailey naman ang kalaban niya, o diba? Eto nga pala yung kapatid kong medyo may pagkaplantita pero ayaw sa kanya ng halaman. Kaya pag talagang tumubo yung halaman sa kanya, inaalagaan niya ng bongga. At syempre pagka uwi naman namin ito no kinagabihan, eh eto naman ang ganap. Kinuha na nga ni Hasbi yung yelo na yan na pinalamig dahil ibabalik niya yan sa rep. Dahil papalitan niya yan ng mas nagyeyelo para naman talagang bongga, o di babe? Lilinisan na nga din pala ni Hasbi yung sapi na yan at eto naman ang ganap ng mga bata batuta, o di babe? Sinasabi ko naman sa inyo mga mi, kaya niyang umahon ng mga yan dyan. At natututo na nga rin silang mga magngat-ngat, Diyos me. Linis na nga din ako ng bahay ng sopa at eto naman ang aming kama. Napalitan ko na yan ng sapin. Next ko lang ang aking mga pabango at ang aking lipstick at skincare. Ayan, jewel shine. O taray, di ka naman kikinis dyan. Basta shine na shine ay for the shine at sinisigurado ko sa UV. In 1 week, clear skin ka na. Promise yan, B. Effective sa akin eh, di ba? Pero paglaro-laro nga lang ako dito sa tutang itest. Bali, hindi ko alam talaga sa kanila kung sino ang naunang ilabas dahil magkakakulay nga sila. Bukod sa magkakakulay, eh magkakasinlaki halos. Yung isa lang yung maliit yung natatandaan ko, pang-anim yata o pang-apat. Diyos ko, limot ko pa rin. O di, babe, sinasabi ko naman sa inyo, mga harot na yan. Mga wala pa nga silang ngipin pero for the go na silang mangharot. O taray, siguro mga ilang araw na lang ay padupo na rin ang ngipin niyang mga yan. Bango ng hininga, diba? Piniplex ko na nga rin pala ay meron na silang nasa liig. Ayan, yung mga color-color hindi na siya ribbon dahil dumating na ang sinapi. Yung mga puppy collar dumating na sa wakas. Diyos me, nagkikis pa tong dalawa. Habang itong isa naman ay nakikiramdam lang sa pali-paligid niya. My gosh, o taray. Hindi ko nga alam kung paano ko sila bibigyan ng pangalan dahil 9 nga sila. Bali, lalagyan ko na lang siguro dun sa mismong color ng nasa liig nila. O diba sinasabi ko naman sa inyo, napakaharot na ng mga puppies na yan. Bali mga mima, ngayon nga lang pala talaga ako naka-experience na mag-alaga ng baby golden retriever. Diyos me, napaka-cute. Siyempre nang mga katulog naman sila ay eto naman ang ganap mga mima. Yes, o nasa kanila ang electric pang malaki pero itong isa ay talaga nga namang bumobo ka pa. Parang kulang pa sa kanya electric. Hindi ko nga pinapakita sa inyo yung pwestuhan nila na ganay 2. Ayan o, diba? May putak ti mga mima girl.
Yung putak din na yan ang sisira sa buhay natin, Cheris. Yes, takot si Sky dyan, tsaka si Ram kasi naman ilang beses na silang nakagat niyan. Pagbalik ko nga dito, eh Diyos ko, kulang na lang yung sa pinsa na talaga hindi na gumastos dyan sa sapin na yan. Bali yan nga pala ay washable pee pad. Ayun, nagkatotoo rin, Diyos me. Pero yan yung ginagawa namin sa kanilang sapin kasi mga mimakas, baby pa nga sila at umiihi din sila habang tulog. Yes! Nang magising naman ng mga tuta ay eto naman ang ganap. Nakatingin silang lahat dito sa labasan at talagang nagagalit pa sila sa mundong ibabaw. Sa mga nagtatanong kung pinapahingi daw ba namin to ay hindi po. Yes! Ipaparehome po namin sila. Oo, mga mimakel. Huwag muna kayong mag-PM na akin yung brown dahil brown po silang lahat. Nagsyuta. O, di babe, napaka-cute ng mga baby girls na... Ay, Diyos ko, nag-hangat-ngat na naman. Sinasabi ko na ilang wire kaya mapuputol nito. At eto pa'y isa. Akala ko anong ginagawa na nanahimik lang pala dun. Ay, kahirap lang mag-voice over dito sa tindahan. Lagi na lang may nadaan na galit na tricycle. Kala mo naman may mga lisensya na, Charis. O, di babe, galit na galit siya dun. O, di ba? Pag yan ang putol mo, sige, sa'yo na ang corona. Nang patulog na nga kami, eto naman ang ganap sa amin ang maliit na electric pan at sa kanila ang malaki. Pero hindi pa yata sa kanila na kontento. Yung kasing electric pan na maliit na yan, eh yan talaga ang ginagamit nila. Pero ito muna ang nilagay namin. Pero hindi talaga sila magkaigi kaya inilabas ko na ang cooling pad. Yes, nilagay ko muna kasi siya sa rev panandalian bago ibigay sa kanila. At nang binigay ko naman ay eto naman ang ganap. O, diba? Sinasabi ko naman sa inyo, nakapaggawa na ako ng yelo sa 1.5 para lang sa kanila. Pasensya na kayo, wala kaming aircon, nakshuta. Malay mo soon, maisaksak na natin yung aircon. Yung talagang hindi na tayo gipit, yung makakaluwag-luwag na tayo sa future. Syempre mga mimakas, don't forget to like, share, and follow, and subscribe our YouTube channel. At syempre, ito ding ating Facebook page, Alpine and the Golden Pass. Ayan. Syempre, ililink ko na rin sa aking TikTok kung saan namin nabili itong cooling pa dahil kailangan ito ng mga babies nyo. Lalo na ngayong summer, mga mimakas. O, diba? Hindi na kayo mahirap na maghanap. Isang patunay na talagang dun sila natutulog. Ayan. For the cooling pad. Charis. O, nasa yellow basket. I-click mo na. Shoot, ha? Go.